Okay, ganito. Katrina, nagkikita pa ba kayo ni Sabrina M? Opo, Nay. Magkaibigan kami niyan. Kaibigan ko siya. Kasi lang parang nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan ng mga sexy star din na iba. Okay. So, umiwas na naman ako. Umiwas na naman ako kasi baka sabi ko nga, ang tatanda na namin para sa ganyan. Okay. Katrina, ito ang diretsyong tanong. Nagkaroon ba ng relasyon ang namayapang si Rico yan at si Sabrina M sa pagkakaalam mo bilang saksi? Nay, wala. Walang relasyon na naganap sa kanila. Baka nagkatikiman sila, pero yung relasyon, hindi ko alam kung saan ang galing. Pero kasi ang tigan si Sabi. Anak, meron lang akong babalikan. Dalawang dekada na ang nakararaan. Sa Clark ito, magkakasama kayo. Marvin Opo. Agustin, Dominic, Ochoa, Rico Opo. Yan, at kayo Opo. Ni Sabrina. Eto, Opo. Iwasan natin yung pagsasabi ng mga sitwasyon. Opo, sino na. Ang nagkaroon ng patatawag bang relasyon yung nangyari sa inyo ng isang aktor na businessman na ngayon? Wala kami relasyon, Nay. As in, ano lang, alam mo yung kabataan days, kapusok, mapusok, or malalande. No. Yun lang po yun niya. Wala okay. po talagang relasyon. Eh si Rico at si Sabrina, may naganap ba sa kanila noong mga panahon magkakasama kayo? Wala eh. Paano naman yun, Nay? Eh, nandun kami. Sobrang bait po ni Rico yan. Marespeto. Sobrang bait niya, sobrang marispeto siya. Pinatuloy niya kami doon, tapos parang siya na lang yung magi-giveaway para makatulog or makahiga kami sa kama. Okay. O, ganito. Namaya pa si Rico yan, 2002. Nandun kami, literal, araw-gabi halos, ni Anino ni Sabrina M. Hindi namin nakita sa burol at sa libing. Parang niya sasabihin na magkalibin sila. Ni Rico yan. Eh, ang magkalibin nun, si Claudine at si Rico. Hindi po na eh. Nagpunta po kami nun sa Lasal. Pero, dahil siguro naging magkaibigan kami yung tropang Watamen at saka kami. Oh. Pero, hindi ko alam po sa nanggaling yung 2.5 years eh. Oo. Well, hindi ko kayo nakita kahit kailan. Hindi ko kayo nakita. At sa pagkakilala ko kay Sabrina, ipagmamalaki niya yan. Hindi niya itatago. Kung totoong naging sila, Rico yan. So ano ang pwede mong sabihin ngayon? Totoo ba na paiyak-iyak pa si Claudine noon samantalang siya ang karelasyon ni Rico yan? Kasi Nay, talaga, ewan ko, kasi si Sab, sobrang crush niya si Rico yan. Ayun. Kaya noon-noon pa, sobrang crush niya. Tapos, ayun nga, naging nagkaroon ng isang pagkakataon na naging, nagka-banding kami. Tapos biglang ganun na lang. Actually, Nay, kami yung, ako aminin ko ha, sorry sa anak ko, pero alam ng mga anak ko kung, kasi professional na yung mga anak ko eh, pero gusto ko na sanang maging, pero ito talaga ako na eh. Okay. Ako yung malandi, kami ni Marvin nagkalandian, ganyan. Pero hindi ko maintindihan kung paano yung sitwasyon na sinasabi ni Sab. Oo. Sobrang bait ni Rico yan. Sobrang bait. Minsan lang ba, nasabi ba ni Sabrina sa'yo na naging magkarelasyon sila ni Rico? Oo, nasabi niya sa akin yun, Nay. Pero walang relasyon na matagal. Siguro nga nagkatikiman sila pero walang relasyon. Okay, Romel. Pwede nga. So, ano ngayon? Paano ngayon yun, bes? Paano ngayon ano nangyayari ngayon sa kaibigan mo? Bakit kinakailangan niya pang manggamit ng ano, ng patay? Pwede naman siyang bumalik sa pelikula nang wala siyang babangiting gano'n. Tingnan mo, ang daming naloka. Diba? Oo. Binubuhay nga yung patay. Ganto, Nay, nagkausap din kasi kami ni Claudine. Alam mo, Nay, hindi ko ine-expect na si Claudine Barreto yung bida dun sa... Ang tagal ko nang hindi gumagawa ang pelikula, Nay. Oo, okay. Parang,
biglang nagpakilala ako sa kanya. Sabi ko, "Hi, Claudine. Ako si Katrina Paula." Sabi niya, "Yeah, I know you." Sobrang ano, sobrang, alam mo yun, sobrang na-touch ako dahil kilala niya ako. Sino ba naman ako? Siya si Claudine Barreto, di ba? Ganun siya. Parehas ang tingin niya, malaki o maliit na artista. Ganun si Claudine. Tapos ang bait niya na, sabi niya, "Hay ka dito kasi ang init dun sa pwesto ko." Eh, hindi siya pwedeng tabihan. May mga kasama siyang parang police or bodyguards niya. Hindi siya pwedeng tabihan. Sabi niya, "Halika dito kasi mainit dyan." Sabi niya, pinakuha niya pa yung upuan ko. Tapos ang nanay, kasama niya buong pamilya niya, yung mga anak niya. Tama. Kasama niya yung mga anak niya nandun. Parang nagtatrabaho siya. Hindi niya iniwan yung mga anak niya. Sobrang, sabi ko, ay ganito pala siya. Iba kasi yung naririnig ko sa kanya eh. Tapos yeah, alam, tinanong kanya kung kaibigan mo si Sabrina. Yes, Nay, tinanong niya ako. Sabi niya, "Yeah, I know you." Sabi niya, "Di ba friend mo si Sabrina?" Sabi ko, "Oo, alam mo yung confident akong sumagot na, oo, kaibigan mo si Sabrina." Sabi niya, "Baka naman pwede ako makiusap. Sabihan mo naman yung friend mo." Ganon siya kalumanay, Nay. Alam mo, Nay, gusto kong matunaw dun sa kinauupuan ko. Bakit ko ba sinabing kaibigan ko pa si Sabrina? Oo. Kasi alam mo, Katrina, ang iniintindi ni Claudine, pinroteksyonan niya ang pangalan ni Rico yan nung pumanaw. Inako niya ang lahat ng kasalanan. Siya ang pinakamasamang karelasyon nung panahong mamatay si Rico yan. Tinanggap lahat ni Claudine yon. Sinunog ang pangalan niya. Tinanggap niya yon para lang huwag mapasama ang pangalan ni Rico yan. Pagkatapos may isang Sabrina M ngayon na magsasabing habang magkarelasyon sila, eh sila pala ni Sabrina ang magkarelasyon, anong punto mo doon? Ano masasabi mo doon? Katrina? Alam mo na, si Sabrina, matagal ko ng kaibigan. Pero, hindi ko talaga alam na kung bakit niya ginawa yon. Hindi ko alam kung bakit siya nagbukas ng, alam mo yon. Kawawa naman si Rico yan. Paano niya ipagtatanggol yung sarili niya? Eh, wala na siya. Oh. At nakakaawa diba? Si Claudine. Yung pagkasabi niya na, pero sinabihan ko siya parang... Yes, diba, totoo. Diba sinabi niya? Sobrang bait. Alam daw ni Claudine na magkarelasyon sila ni Rico. Pati yung taong nananahimik, eh, dinrag-drag niya dito. Yun nga, Nay, eh. Sobrang bait ni Claudine. Alam mo yun, sobrang bait niya. Nakiusap sa akin na baka naman pwede mong sabihan yung kaibigan mo na huwag niya na akong idamay at saka baka naman huwag niya nang gamitin si Rico kasi matagal siyang wala. Matagal siya na namatay na, di ba? Kawawa naman. Protektahan nga naman ng tao. So dahil sa kaibigan naman itong Sabrina, eh sinabi ko sa kanyang ganun, parang deadma lang siya. Ha? Ganyan-ganyan lang siya. Marami nagpapalagay ngayon na itong si Sabrina M ay naghahalusinasyon. Isang ilusyonada na para lang makabalik sa showbiz, gumamit ng isang tao na hindi na kayang kontrahin ang kanyang revelasyon. Paano may pagtatanggol ng patay ang kanyang sarili? Ikaw ba naniniwala naghahalusinate ngayon si Sabrina M? Hindi naman po siguro, Nay, nagbago naman na talaga siya. Nagbago na si Sab. Wala na siya dun sa stage na ganun. Pero baka talagang gusto niyang sumikat or ano. Nay, uulitin ko lang po, hindi po ako nakikisawsaw dito sa issue na to. Sobrang nabaitan lang ako kay Claudine Barreto. Hindi, hindi ka dapat magpaliwanag. Ako ang lumapit sa'yo. Ako ang nakiusap. Dahil alam ko, ikaw ang nakakaalam nung nangyari sa Clark. Alam ko, ako nagsulat nun eh. Opo, ako Nay, nagsulat nun. 21 years ago, ako nagsulat Diyos nun. Gusto ang tagal na. Romel, kilala mo ako pagdating sa... Oo, diba, Nay? Grabe. Oo. Yung alam ko. Kaya sabi ko kay Von, anak, si Katrina nakakaalam nito.
may sinulat akong item noon eh, tungkol dyan. Kaya ako ang nakiusap kay Katrina na mag-guest sa atin ngayon. Hindi po niya gustong makisawsaw. Wala po siyang planong pakisawsawan. Nananahimik na itong tao. Di ba naman? Romel, tanong. Wala. Napromote na bigo ko lang. Katrina, total kaibigan mo naman siya. Ngayong, halimbawa na nanonood ngayon si Sabrina, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro ito na yung time na FO na kami kasi kasi nagsalita ako. Nagsalita ako sa kanya siguro. At least alam niya ngayon ang nasa puso mo. Kasi ako yung totoo lang naman yung sa akin eh. Yung totoo lang naman yung sa akin na sasabihin ko. Walang nagutos, walang nagsabi. At saka, syempre, Nanay Cristy is Nanay Cristy. Napakahirap tanggihan ni Nanay Cristy eh. Alam, ang daming gustong i-segue sa akin yan. Kunyari, gusto nila akong kamustahin. Pero alam ko naman na yun na yung tutumbukin nun eh. Pero sabi ko, iba pag Nanay Cristy yung nag-imbita sa'yo. Iba si Nanay Cristy. Nanay ko talaga yan. Pero anak, pakisabi mo kay Sabrina M, bukas din ang ating programa para sa kanyang panig. Kung magkakaroon pa siya ng lakas ng loob na pagkatapos mong diretsuhin na walang relasyon, eh mag-guest pa siya. Tingnan natin kung ide-depensa niya ang kanyang claim, di ba? Eto, ang dami-dami nagagalit kay Sabrina. Oh, talagang, nako. Tama po, Nanay, si Dominic Ochoa ang best friend ni Rico yan noon. Sana magsalita rin si Dominic. Ang punto po, Nanay, si Sabrina ay baliw. Sabi ni Letlet ko, Kabo. Okay. Nanay, okay, go. Ano yan, Katrina? Alam mo, Nanay, para sigurong sinabi sa akin ni Rico yan na, Katrina, baka naman pwede mo akong tulungan. Kasi kilala kita, ikaw yung pwedeng magsalita at makapagpatunay nito. Para baka sinabi niya, kasi ang tagal ko na pong hindi gumagawa ng pelikula, pinakilala niya sa akin si Claudine Barreto na sobrang ba. Oo. Alam mo, anak, walang aksidente sa mundo. Walang aksidente. Lahat ay tinatahi ng kapalaran yan. Isipin mo, ha, parang si Rico talaga ay naglapit sa'yo kay Claudine. Totoo, diba? Na. Oo, di ba, Romel? Kinikilabutan ako. Nagsimba ako gabi sa baklaran. Pinagtiri ko siya ng kandila. Sabi ko, kung eto yung way mo para manahimik ka na talaga, sabi ko, gagawin ko to sa'yo, Rico yan. Kasi sobrang Claudine yan at saka Rico. Nay, sobrang para silang Katniel dati. Ako yung fan. Okay, oo. Nay. Alam mo, sabi ni Dan Clavesillas, nag-iilusyon ka lang talaga. It's confirmed, Sabrina. Multuhin ka sana ni Rico. Salamat sa pagsasalita mo, Katrina Paula, sabi ni Dan Clavesillas. Ang dami nagpapasalamat sa iyo dito. Ang dami nagpapasalamat sa iyo. Grabe. At eto pa, mahiwaga daw si Sabrina, nananaginip ng gising, sabi ni Ruel Barca. At eto pa, tama pala. Ay, nakoching Bautista Silverio, for my eyes only pala ito. Sorry ha. Sorry talaga. Okay, eto. Salamat Katrina dahil niliwanag mo ang isang issue na alam naman nating hindi totoo. Ngayon ay lumantad ang katotohanan. Ilusyonada lang talaga itong si Sabrina M. Mahiya ka. Bumalik ka sa showbiz, gumawa ka pa ng basura. Ayan. So ang lahat pala ay ilusyon lang nitong hitad na si Sabrina M. Ni sa guni-guni ay wala naman pala. Baka mag-artista lang uli ang babae ito kaya nag-iingay ng ganyan. Katrina, bilang panghuli, ano ang pakiusap mo kay Sabrina M? Sis, kung dito tayo masisira, wala ako magagawa. Basta ang sa akin, sinabi ko lang yung totoo. Kung nagkaroon kayo ng one night stand, baka one night stand, pero yung relasyon na 2.5 years, sis, alam mo sa sarili mo na noon mo pa ako kaibigan. Noon pa, matagal, hindi ko alam kung paano mo tinago sa akin yung 2.5 years na yun. Hindi, wala talagang ganon. Okay. Pero nga sinabi ko, totoo lang yun sa akin. Mm-hmm. Yun yung alam mo, diba? Mm-hmm. At saka,
Kung magkaibigan sila ni Sabrina, magkautotan dila yan eh. Kahit naman sino magkaibigan. Sis, kami na ni ganyan. Dito kayo. Eh, walang ganun. Walang ganun. Nakakahiya sa mga tao. Sa pamilya ni Rico, kay Claudine Barreto, sa mga tao nagmamahal kay Rico, naaawa, na hindi na kayang idepensa ang kanyang sarili ngayon. Maraming salamat sa iyo, Katrina Paula, sa pagiging totoo mo. Maraming maraming salamat. Ipo nanay, I love you. Romel Chica, I love you. Maraming salamat. Inyo, maraming salamat. Thank po. You. Maklo din yan, ako nagagalit na kay Sabrina. Pinagtatanggol ko na lang siya. Okay.